Kasi nung una pa lang kami, nung una pa lang kami is ano nang ano siya. Yung pinapa-feel niya na hindi siya iba. Yung nice. Ano talaga ng parang gusto niya ipa-feel sa iyo na maging komportable ka sa kanya kasi hindi siya ganito na ano siya. Nas. Ano? Hindi ko, ang hirap explain. Basta, alam niyo yun, siguro kung kayo yung nasa kalagayan ko, talagang, ay, mas mapasabi ka, ano, pakabuting tao nito. Ako, ako naniniwala ako dyan, tagamabuting tao si Ruel. Kaya bine-blessed, no? Ako po talaga dati, napaka-advance ko mag-isip. Kasi ganito nga, hindi ako agad-agad sumasama. Okay, lalo tapos. Lalo kung kakakilala ko lang, hindi agad ako sumasama. Ah, tama naman yun. Dahil talaga, hindi ako masyadong sumasama kay Langga kasi nga, syempre, may mga turo sa atin si Mama, may mga ano tayo. Kasi no. Parang si Mama kasi dati, ano si Mama nang napaka-advance niya mag-isip. Yung kapag napifeel niya na parang ano siya, na parang hindi komportable, hindi siya okay. Oh, okay. Siya yung lumalayo, talagang nalayo siya. Ah, isa. Kaya siguro naging ano ako, naging advance mag-isip. Hindi, tsaka ano eh, babae kasi kayo. So, para sa akin, no, sa lahat ng mga babae, maganda rin, ano ka, laging advance mag-isip. Kasi babae ka eh. Aminin natin sa hindi, guys, may mga babae mahina talaga. Para to, para sa safety mo din, kailangan advance ka rin mag-isip. No? Iba sinasabi, advance mag-isip. Tama naman yun. Pero, syempre, pag advance ka mag-isip, dapat gamitin mo sa tama. Yun nga, dapat advance ka din na parang, for your safety, kailangan mag-advance mag-isip. Naintindihan niyo ba, guys? Tuloy natin. Kapag naman na kay Mama. May tama yun, guys. Kasi babae sila. Siyempre, kunwari, babae ka. May magaya sa iyo yung mga lalaki, hindi mo naman kilala. Eh, siyempre, babae ka dahil at mas ka mag-isip, maaari may mangyari sa iyo at merong pinaplano sa iyo masama. So, dapat advance ka mag-isip. Huwag ka masyadong magtitiwala kahit kanino, especially babae ka. Kahit maging lalaki ngayon, kahit lalaki ngayon, nakakatakot na rin. Nisa na ano pa, di ba? May lalaki naghahasa pa. So guys, for ano lang, totoo naman yung guys. Kahit lalaki, pero lalo na kung babae ka pa. Di ba? Dapat mas advance ka mag-isip at syempre mag-ingat ka palagi sa mga taong nakakasalamuha mo. So ano ba, ituloy natin to guys. Tsaka talaga, nakakaano din kasi mayroon sila ni Mama na, mayroon sila ni Mamang similarities. Oh, si Ruel? Ano, nang si Mama madiskarte. Si Langga, siya din, madiskarte. Oo, okay, kaya. Si Mama Bisaya. Bisaya din si Langga. Ay, talaga naman. Okay yun, ah. Si Mama, sobrang mabait. Hindi siya yung tao na plastic. Like Langga, hindi siya pakitang tao lang. Di ba? Tama yun. Ano siya, mabait talaga as in. Bangit yung ano guys, yung ano, yung nasa camera ka, kala mo ano, bait mo. Talagang hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano. Talagang ano ka lang, pero amen. Amen. Yan pala, tas ano ka pala, Jollibee ka, ano? What the fuck? Mas maganda ipakita mo na yung totoo mo ugali. Kahit sabi mo laiting ka, at least totoo ka. Masama na may pinupuri ka, pero plastic ka. What the fuck? Ganun lang yun guys. Opinion ko lang naman. Huwag yung seryosohin. Nakakatuwa lang kasi siya yung pumalit kay Mama. Ah. Kapag nakakabiruan ko siya, tawa-tawa lang siya. Ganun. Talaga? Si Mama ganun din, tawa-tawa lang siya. Tapos, masaya naman siya kapag inaasar siya. Gusto pa nga niyang inaasar siya. Talaga? Nakakaano lang kasi meron sila ni Mamang similarities. Galing ah. Ano pa nga yun? Marami, as in marami. Biri mo no guys, ito ah, parang napapaisip ako. Nawala man yung nanay ni Rachel no, pumanaw. Pero may dumating eh no? At dumating yan sa pagkatao ni Ruel o Malalag. Sabi niyo, halos parehas daw sila ni Mama niya. O ibig sabihin, di ba, ang galing ng Panginoon, hindi pa rin pinabayaan ng si Rachel, no? Ang dumating pa sa kanya, minamahal niya. What the fuck? What the fuck? Diba? At same daw na ugali ng nanay niya. Nakakatawa naman si Ruel o Malalag, di ba?
Iniisip ni Rachel eh, oh. Iniisip niya maigi. Kapag kinokorek ko siya yung mga ano, yung mga Tagalog na dapat hindi siya matigas na salitain. Oh. Ganun. Si mama kasi ganun eh. Nakakatuwang asa rin yung ano, nakakatuwang asa rin yung marunong makisama. Hindi KJ. Ah, totoo 'yan. Mayroon yung hindi mo mabiro. Pag binuro mo, nagagalit. Mahirap yun. Pangit kasama yun. Pangit ka banding. Tara, guess. Mukhang si Tatay Raisan yung nagwawali sa labas, ha. Narinig ko yung walis ni Tatay Raisan, ganyan na ganyan yung walis niyo. Magaling si Mama din magluto. Oh. Same sila ni Mama. Oh. Kasi si Ruel, di ba, hilig niya magluto. Di ba? Same daw. Magaling naman. Magaling silang ka magluto. Magaling si Mama magluto. Oo nga, no. Oo nga. Galing, ah. Talagang God-given si Ruel of Malalag. What the Ang gulat na gulat si Rachel dito. Ano? Talagang na, sa parang, yung mukha dito, ni, yung expression ng mukha ni Rachel dito, guys, talagang, amis na amis eh. Ganun yung mukha nyo. Oo nga. Wait na guys. Tignan nyo guys. Amis na amis si Rachel dito. Isa pa. Si Mama magluto. Oo nga no. Oo oh, diba? Oo. Oh. Oh, amis na amis siya. Grabe. Oo. Super. Super. Oo nga, baka nga si Mama yung nakasanib kay ano lang. Hindi naman yun. Pag nagpahinga na yung tao, syempre na sa kamay ng Panginoon yun. No? So, ano yun? Hindi naman sasanib yun. hindi na, syempre, mama yung sumanib yung mama ni Rishi, di ba? Medyo parang na-awkwardan ako. Pero guys, ano lang naman yun? Good vibes lang. Huwag seryoso ah. Alagaan ako, Charis. Grabe. Siya lang naman na ano, siguro siya lang talaga yung nakatadhana na maging ano mo, kabiyak. Hey, kabiyak na agad. Yeah. Todo na natin. Yeah. Ikaw na nga ang hinahanap. Ay, bakit? Pero dati lang nga sinabihan mo siya na KJ. Ay, ano lang po yung biro-biro ka lang po yung sinabihan. Joke lang yun. Oo. Joke lang po yun. Minsan po kasi yung mga joke lang hindi naman po ako. Yung mga sasabi ko lang po kasi parang sa akin joke lang. Oo, kasi pag walang mga ganun, hindi mo siya inaasar. Walang kwenta. Pag yung ano lang, puro magaganda lang sinasabi mo, ay hindi, walang ano, walang effect. Hindi mo siya maaasar. Kaya nga minsan, ay, KJ mo naman. Pero ang totoo nun, gusto niya, asarin mo din siya. Gusto niya, gantihan mo siya. Ganon yung guys, kaya biru-biruan lang yun. Pag narinig nyo yung ganon, kahit nga sabihin natin medyo foul yung sinabi, hiyaan nyo lang, alam nila yung sarili nila. Part talaga yun yung teasing, pang-aasaran, nag-aasaran. Misan nga, di ba, sa sobrang ano, iba nga, may mga partner, mag-guwi ka, nagbumurahan pa. Ha, grabe to ah. Pero ano lang nila yun, lambingan lang pala yun. Ganon sila maglambingan. So, kanya-kanya na ano yan guys, iba-iba tayo. Pero totoo yun guys, biru-biru lang yun. Huwag nyo seryosohin yung ganon, no? Naman po sineseryoso. Mm-hmm. Sineseryoso. Oh, kasi minsan ganun din po kay mama. Minsan si mama, ano, may time na parang gusto ko siyang patawanin. Kasi nga, nakaka-stress din minsan. Oo, oh, okay ah. Nakakatuwa lang kasi yung pagpunta namin sa puntod niya, may butterfly. What? Tapos lipad siya ng lipad. Go? Doon lang talaga siya mismo sa puntod ni mama naka-ano, naka-stay. Ah. Naka-stay put lang siya doon sa ano na yun, sa puntod na yun. Tapos ano na, naka-ano, silangga,
nandun siya, nakita niya mismo. Siguro natuwa si mama kasi nga, ay, na-meet niya na yung, ano, yung kaano niya. Manugang. Kauri niya. Kauri. Kasi ano niya. Bisaya, ganun. Ah. Kauri. Kauri ba naman? Dapat manugang. Ganun. Yung kapareho niya. Ah. Same. Tapos nakakilala. Same ah, ugali. First time lang siguro nilang kapagpunta dun sa ano. Sa puntod? Sa cemetery yun. Birthday ni mama. First time pala. Lang din namin i-celebrate na nandyan si Langga. Okay ah. Grabe ah. Kasi nung last celebrate namin, wala naman yata dito si Langga eh. Ah, wala nga dito si Langga. Ah, wala si Langga. Okay to ah. Unexpected lang yung ano yung pagdating niya oh. Sa amin. Pagdating ng Kalinga, pagdating ni Papaya Vincent, pagdating niya ni Langga sa amin. Okay ah. Unexpected lahat. Unexpected lahat. Unexpected. Kaya, nakakaugma lang. Nakakaugma. Ano ugma? Sarap balikan kung saan tayo sila. Sarap balikan. Sarap balikan. Kaya, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yes, yun ang pinakamaganda narinig ko. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yun ang tama. Amen yun. Amen. Yung lahat-lahat na nangyayari ngayon. Hmm. Pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon. No, always be thankful, Rachel. Very good. It's true. Kahit yung mga basher na nangyari sa'yo, okay lang yan. Kasi, blessing pa nga yung mga basher eh. Kaya, pasalamat ka pa rin sa Panginoon, no? Kahit na may mga basher, may mga ayaw, may nanggugulo. Pasalamat mo pa rin sa Panginoon. Ganun talaga, guys, eh. Hindi nanggugulo, eh. Binabasa na ni Rachel yung ano, ng mga nagko-comments. Tsaka alam niyo po ba dati? Oh. Ina-expect ko kay Langga. Bakit? Sabi ko pati sa kanya, bakit mo naman ako magugustuhan? Eh, mahirap lang ka. Ah, ito yung gusto ko. Sinabi ni Rachel dati to. Gusto ko tong portion to. Although narinig na natin to, di ba? So, gusto ko tong marinig ulit. Mahirap lang ang pamilya ko. Mahirap lang ako. Tsaka, sabi niya sa akin, isang taas-taas talaga ng tingin ko sa kanila. Super. Oo, kasi matubang eh, no? Dito lang sila nandito. Hmm. Talaga yung tingin ko sa kanila. Ay, kahit kailan hindi ko sila magiging ka-level. Pero nakakatuwa lang kasi sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, hindi naman ako ipinanganak na mayaman. Mayaman, oo. Oh. Parehas lang tayo ng naging buhay. Galing ah! Kaya, relate ako sa kung ano yung naging buhay. Napaka-humble ni Ruel, ano? Napaka-humble niya dun yung statement niya na yun. No? Huwag ka mag-alala, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Ganda nun, guys! Para sa akin, ganda ng sinabi ni Ruel doon. Napabilib ako ni Ruel doon. Talagang napaka-humble ni Ruel. Totoo, naniniwala ako guys. Talagang meant to be talaga itong dalawang to. Kasi halos parehas sila. Ano? Parehas mahirap. Parehas lumaki mahirap. Parehas family-oriented. And then, parehas mabait, masipag, madiskarte. Ay, grabe. Yo, kayo na magdagdag guys. Baka kulang pa yung sinabi ko. Pero totoo yung sinasabi ni Risha. Talagang, para sa akin guys, ha, talagang meant to be talaga sila. Yun, doon pa lang sa part na yun, mapifeel ko na, ay, hindi ako iba. Oh. Ay, belong ako. Yung ganun. Mm. Eh, nakakatuwa lang. Kaya mabilis ko naging close si Langga. Mm. Kaya, ayun, nauwi sa ganun. Nauwi sa katotohanan. Ay, teka. Nauwi sa katotohanan. Anyway, baka MU lang yan, guys. Baka MU lang. Pag alam nyo nang pag sinabing katotohanan, medyo malalim na agad ng isip ko eh. Relax lang, Sir Merzano. Kasi ulitin natin. Iba. Ay, belong ako. Mm. Yung ganun. Kaya nakakatuwa lang. Kaya mabilis ko naging close si Langga. Kaya, ayun, nauwi sa ganun. Nauwi sa katotohanan. Sa tunay. Mm. Ano yung tunay? Ang tanong ko dyan, anong tunay, Rachel? Tunay na mag-MU? O tunay na mag-boyfriend? What the fuck? Let's see guys, play muna natin. Baka magkamali tayo. Kapagalitan. Baka may mag-comment na naman. Baka sabihin si Marzano ang sumusira sa community ng Rochelle. Eh, opinion ko lang yon. Hindi ko sinasabing totoo yon. Huwag kang ano.
Taragis ka. What the fuck? What the fuck? Tuloy na natin to. Mag-boyfriend o ano? Ano ba naman yung katotohanan na yan? Sige, tuloy nga natin. Ay. Kaya ang sarap balikan po yung ano, kung saan kami nagsimula. Yes, balikan mo lang kung saan nagsimula, Rachel. That's good. So, unexpected rin naman po yung feelings. Unexpected feelings, no? Tsaka ang layo-layo nilangga, no? Tapos nakarating siya dito sa amin, tapos... Oo nga, no? Yung tipo, ang layo-layo niya, ang layo-layo ko, tapos pinagtagpo kami. Nang tadhana, ano? Hindi. Grabe, galing. Pag iniisip ko yun, pag iniisip ko siya ng malalim... Hmm. Ano yung dito? Ano? Ha? Hindi pa? Pag iniisip ko siya ng super lalim, nagbili si Tito ng ano, namalangki si Tito ng handa mamaya. Kasi ano ngayon, isa-celebrate natin ngayon ang 1 month ng Team Yehey! Yes! Ah, 1 month? Happy 1 month sari po pala sa Team Yehey. Nag 1 month po sila nung March, ay, nung March 3rd naman. Nung April 12. Kasi sabi nila, nakita nila yung post nilang na Yehey. And then, dun sila nagkaroon ng opportunity para gumawa ng... Ito yung gusto kong about dyan, guys, eh. Yung Team Yehey na yan, eh. Try natin. Kumuha sila ng grupo ng Team Yehey. Mm. And then, ngayon, 1 month nila. Okay. Hindi nyo ba 1 month yan? 1 month lang nila yon ng Team Yehey? Di ba 1 month nyo? Bilang mag-boyfriend? Guys, nabigla lang ako ah. Kaya tanong ko lang naman. Okay, tuloy natin. Eh, nung isang araw? Hmm. Oo. Nung isang araw pa. 1 month nila. Kaya happy 1 month sari po sa Team Yehey. Ingat po palagi and sana po ay maging matagal pa po yung pagsasama natin. No? Sa iba po pong grupo, and Rachel, nilalayo mo eh. Ang tanong ko, yung Team Yehey okay lang eh. Kaya nga nagkaroon ng Team Yehey eh. Dahil yung date na yon, yung 12 na yon, eh meron, kaya nga nabuo yung team na yon. Bakit hindi mo masabi anong meron dun sa team, sa day na yon? Try natin, guys. Huli ka, Rachel. Nahuli ka ta rito. May tinatago ka. Kahit ay hindi mo sabihin. Ito guys, opinion ko lang to. Baka sa may Apple na naman. Baka sa may similar sa anong mga opinion yan, mga komento yan. Panira sa community. O, diba guys, opinion ko lang to. Hindi ko sinasabing totoo. Pero piling ko may tinatago si Rachel. Binabingad niya lang yung Team Yehey. Team Yehey yung binabanggit, pero hindi niya mabanggit yung sila. Ulitin nga natin. Sa iba po pong grupo, ayan. Sabi mo hindi mo siya mahal, yung pala mahal mo ha. Ikaw, Rachel, sabi mo hindi mo mahal, yung pala mahal mo ha. Bala ka, Rachel. Kahit anong paliwanag mo, hindi kita paniniwala. Basta sa akin, yung 12 a month, yung 12 na yon, yung araw na kung saan nabuhay ang Team Yehey. Iba yung paniwala ko doon. Kahit itago mo yan, pero alam ko may tinatago ka. Mauhuli kita. Tanda mo yun, Rachel. Okay, seryoso guys ha. Good vibes lang. O, tuloy natin guys. Tingnan nyo guys, may tinatago siya. Isa pa. Yung pagsasama natin. Mm. No? Sa iba po pong grupo, ayan. Yay! Ako panalo! Paano ba yan? Yay! Ako panalo! Paano ba yan? What the fuck? What the fuck? Ay, Rachel, hindi ka makakatago sa amin. Tandaan mo, grupo namin. Ako, pinanganak ako, ano? Ano ako, pinanganak ako, malasoko. What the fuck? What the fuck?
marami akong klaseng trabaho, tandaan mo yan. Nagiging ano din ako, investigador. No, hindi lang ako marites, pero marunong din ako mag-imbestiga. Yung mga ngiti na yan, guys, tingnan naman yung ngiti ni Rachel na yan. Ayan, oh. Maniniwala ba kayo walang tinatago? Pumikit pa ang mata, ulitin nga natin. Ayan, oh. Oh, huli eh. Tumagal pa po yung mga grupo-grupo natin dyan, yung mga pag-suporta po natin. Rachel! Alam mo, Rachel, huwag kang ganyan. Huwag mo kaming pahirap. Pero naiintindihan kita. Sa point na yan, naiintindihan kita. Basta ako, yung mga Rocher fans dito, guys, matatalino. At nauunawaan ka namin dyan. Kahit anong pilit mo, hindi mo may iba ang nasa mga isip namin. Basta kami, paniwala namin, kayo na. What the fuck? Oh, guys, opinion ko lang eh. Ulitin natin, guys. Natin. Kung ano man po yung mga problema, sana po ay maresolbahan at wala na, nag-speechless na ako. Basta ayun po. Paano? Kasi iniiba mo usapan. May tinatago ka. Patuloy lang po tayo sa kung ano man po yung ginagawa natin. Oh. And syempre, yung pagmamahal po ninyo, hindi naman po namin yung sasayangin. Kaya... Iniba mo usapan eh. Nawala na yung date eh. Ang tinatanong ng mga fans dito, ano yung March 12, 2024? Bakit iniiba mo? Ang na-focus mo lang yung Team Yehey. Di ba? Bakit nagkaroon ng Team Yehey sa araw mismo ng March 12, 2024? What the fuck? Yun ang tanong naming lahat. O, tuloy natin. Oo nga po eh. Ngayon, isi-celebrate natin yung Team Yehey kasi... Kasi ay 1 month nila. One month? 1 month nila nung 12. Okay, tapos. So, happy mot-mot sa Team Yehey. Thank you po, Ma'am Yamazaki Marites. Maraming salamat po sa inyo pong pakulang. Thank you so much po. Hindi ba usapan, guys? Mahirap to. Hindi ba usapan? Wala na. Huwag na yung mag-shoutout muna, guys. Tanungin nyo si Rachel dyan. Dali. Ano ibig sabihin ng ano, March 12, 2024? Anong meron doon? Sige na. Para matapos na itong ano. Alam mo talaga lahat? Oo nga po. Alam mo lang, napansin ko na halos parehas kayo ng start ng mga letter. Kahit sa lugar, mahihira ang ganun. Daet, Dabaw, Malalag, Maramag, Amarish, meant to be nga. Maricris, meant to be kasi. Rural, Senior, Rural, Arisa, Narongan. Talaga Rural, naman. Kaya nga po eh, nakakaano lang po. No? Meant to be. No? God given. Yes po, ang anniversary po ng, anniversary po ng Yehey ay, March 12, 2024, yan. Yan po sila nag-start gumawa ng grupo na Team Yehey, grabe, no? Yung birthday pa talaga nilang ga, nakakatuwa, no? Yung, may gumawa ng Team Yehey, tapos sakto sa birthday nilang ga. Ang congrats po sa inyo. Alam nyo guys, totoo lang ah. Yung araw na to, ngayon lang ako nagduda kay Rachel. Hindi ko alam bakit guys. Hindi ko alam tayo. Sagutin nyo nga ako. Bakit ngayong araw ako nagdududa kay Rachel? Itong araw na to, sa live niya na to, dito lang ako nagduda sa kanya. Lahat na sinasabi, naniniwala ako. Pero ngayon guys, parang din ako naniniwala. What the fuck? Bad Sir Marzano, hindi ka nagdududa kasi meron siyang tinatago na ayaw niyang aminin eh. Pero alam na natin ano eh. Alam na natin eh. What the fuck? What the fuck? Oh, pero tuloy natin to guys. Baka may makuha pa, baka magsalita si Rachel dito, isa pa. Sa Team Yehey, kasi umabot po tayo ng 1 month. Mm. At sana po ay marami pa po ang taon or buwan ang ma-celebrate natin. Mm.
May ano na. Bayan. May time remaining. Oras. Rachel, malapit ka. Ay, na dito. Mag-end. Masabihan pa rin natin. Ano po yung sasabi nyo? Matmat ng mga idol namin. Sino po yung magmamatmat ngayon? Happy matmat po sa inyo. Happy matmat. Ay, Rachel ah. Okay lang yun. Ako sa totoo lang guys. Ako naiintindihan ko si Rachel. At alam ko matatalino naman kayo, di ba? Yung mga basher lang nag-overthink ngayon. Sabi ng mga basher, oh. Anong pinagsasabi niyo itong mga to? Hindi ko mag-gets. Ano ba? Oh, yung mga basher at yung mga nag-overthink, di na naiintindihan. Pero yung talagang solid supporter ng Rochelle at mga talagang lagi nanonood sa atin, alam, naiintindihan nila ako. Kaya ako naiintindihan ko si Rachel sa part na yan. Naiintindihan ko Rachel. Pero sa March, sa birthday mo, pag nag-legal age ka, sana banggitin mo yan, ha? Sana mabanggit mo yan. Pero syempre, let's see guys, di ko naman sinasabing tama ako. Baka mali naman ako sa iniisip ko. Baka ewan ko lang din, baka mali din iniisip nyo guys. Pero let's see. Malalaman din natin yan. Pero, ano yun, talaga tinatakasan nyo yung usapan about dun eh. Dun sa March 12, 2024. Nakalagay pa dun sa messenger nila, may palangga, March 12, 2024. Tuloy natin. Stay strong lang palagi and stay in love. Oh. Tignan mo, sabi mo, stay in love. Siyempre, kung stay in love, ang magkaka-inlaban lang yung dalawang magsiirog. Ikaw, Rachel, ah. Dobra to, ah. Rachel, sagutin mo ang mga tanong, ah. Ah. Ano po pinagsasabi nyo? Hindi po, ah. Ah. Di ba po, nag-celebrate po kami ng ano namin? But iniiba mo usapan? Ba, hindi ka tumitingin sa camera? Hindi ka sumasagot ng diretso? Tignan mo kami sa mata. Sagutin mo lahat. Ang tawag ito nung MU Mansali namin. Oh. Nung April 5. Oh, 5 yun. Celebrate po kami kasi ano na po kami ng 11 MU Mansali namin. Okay. And still counting. Still counting yung MU? Ibig sabihin, tuloy pa rin MU? Oh, sige. Pwede rin naman, pwede mo naman din sabihin na MU mag-uyab. What the fuck? Pero tuloy natin to guys, ha? Yes, nag-post nga silang gano ng ng Yehe, kaya nagkaroon ng Team Yehe. Oo nga, may nag-post nga si Ruel. Pero bakit nga nasabi niya yun? Anong meron dun sa Yehe? Yun ang tinatanong namin. Baka iba yung usapan, Rachel. Siguro silang nga, masaya lang yung birthday niya kasi andyan yung ano niya, yung family niya. Hindi eh, nag-Yehe siya. Like afterwards, dinilit niya yung post niya na yun eh. Imposible eh. Kung wala lang yun, ba't mo i-dinilit? Di ba guys, di ba dinilit niya? Nawala na yung message na yun. Tanong natin kay Ninang's vlog. Alam niyo yung pangyayari eh. Tuloy natin ito guys. Andiyan yung mama niya. Oh. Andiyan yung kapatid niya. Oh. Andiyan yung mga kapatid niya. Hmm. Nagdududa talaga ako eh. March 12? Hmm. Sige. Ay, opo. Nagawa ang Team Yehe ng Mansari nga ako. Ah, ikaw ah. Lumulusot ka. Ang tinuturo mo, Team Yehe ah. Ganon. Sinangga po kasi nag-Yehe siya. Kasi nga, masaya siya. Hindi, kasi ito, Rachel ah. Tatapating kita. Ngayon, sinasabi mo, ang Team Yehe yung magse-celebrate nila kasi Mansari nila. Ang tanong ko, bakit kayo ang naghahanda? Di ba dapat ko ang magse-celebrate yan yung team mismo ng Yehe? Dapat sila ang nandyan. Dapat kasama kayo sa pag-celebrate. Ano ba yan? So, naintindihan natin si Rachel guys. Ah. Kunwari na lang ganito. Dati kung may team bulag, may team bingi, may ano ba tawag dito guys? Team, mamaisipin ko guys kung ano yung team natin.
Team walang alam. Pwede ganun, team walang alam. O kaya team ano, o pwede rin team, hindi, team bingi, team bulag. O sige, ganun lang muna, team walang alam. O dari, wala tayong alam, ha? O basta tatandaan nyo guys, team walang alam. O kunwari, hindi natin alam yung sinasabi ni Raysha. Okay, tuloy natin. Masaya kasi si Ranggay, tsaka masaya din po ako no, nung araw na yun, kasi nga masaya ako para sa kanya, kasi nga kasama niya yung family niya, yung mga kapatid niya, and at the same time, andyan sila Kuya Dan, diba? Nakakatuwa lang, yung kompleto lahat, pag-celebrate ng kanyang kaarawan. Tandaan mo, Rachel, matatalino ang mga Rochelle fans. 11 month na po kami nung ano, nung April of 5. MU! 11 months. Naalala ko kasi guys, diniscuss ko yung peep of the month na kinumpir natin sa mga TikTok. Una, tinanggi nila eh. Tapos ngayon, pang sinabi nila na ano daw, MU na nila. Yun yung date na MU sila. Ngayon, nung diniscuss natin sa reaction video natin about dun sa March 12, 2024, ngayon, tinatanggi niya na niya. Sinasabi niya lang dahil sa Team Yehey. Pero abangan natin guys. Pero hindi ko sinasabing tama ako ha. Ano kasi naalala lang yan. Baka magalit kayo sa akin. Baka mamaya hindi pala totoo. Di bugbugin nyo ako. Pero guys, ha, opinion ko lang yung sarili ko. Pero malakas talaga hinala ko. May something talaga dito sa March 12, 2024. Imposible. Eh. 11 months nga po eh. Yung MU. Alala niyo po ba yung ano? Yung pumunta kami sa Bagas Bus. Yung nag-vlog pa nga nun silang gae nung kumain kami dun sa ugpaan eh. Malalaman din namin yan. Mahuhuli din namin yan. May palang ga 3-12-24. Yan na. Yan natin. Ay, ano lang po namin yun. Parang gawa-gawa lang namin yun kasi... Siyempre, may palangga, tapos birthday niya nung ano. Ay! Curious, hindi ka makatingin sa mata namin, ha? Gumagalan yung mata mo. Alam namin yan. O, tuloy natin. So, ayun, ginawa namin ng ano. Nagsisinungaling ka. Guys, comment ko lang to. Good vibes lang tayo, ha? Huwag kayo seryoso, ha? Pero, malaka po. Rachel, alam mo, ngayong araw lang talaga, hindi naniniwala sa'yo. Yung sa video mo na. Pero naiintindihan kita. Kasi may mga tao makikitid ng utak. Ito yung sinasabi nating white lies. Pero guys, hindi ko sinasabing ginagawa ni Rachel ha. May mga tinatawag na white lies. Minsan may magsisinungaling ka lang to protect something. Or to protect someone. Bala na kayo mag-comment guys. Hindi ko kayo pipilitin. Pero talagang... Ewan ko ba, ba't ngayon lang akong dinaniwala kay Rachel? Sa reaction video na to. Oh, tuloy natin. Yung alam niyo yun, yung may palangga, kasi parang official yung ano, yung... Sige pa! Pahirapan mo sarili mo, Rachel. Sige. Yung birthday niya is sobrang masaya kasi nga yung birthday niya... Ang hirap pa! Hirap siya mag-explain. Andiyan yung family niya, yung mga kapatid niya. Oh, ang layo naman. Kung nandiyan yung family niya, bakit may palangga? Dapat inilagay mo our palangga. Oh, 'di ba? Our, ibig sabihin tayong kaming lahat. Palangga. Eh bakit may palangga? Kung ang lumalabas kasi nandiyan yung family ni Ruel. Sana ang ginamit mo our palangga. Soko to eh. Nakita nyo guys ha? Ulitin natin to. Yung may palangga kasi parang official yung ano yung... Yun nyo ha? Sabi niya, may palangga. Parang official yung... Ulitin natin guys ha? Tignan nyo guys ha? Ang tignan nyo kasi ganito ha? Sige,
bibigyan ko kayo ng idea. Logic, no? Kasi alam nyo guys, favorite ko yung subject, logic. Nung college kami, logic ang pinaka gustong gusto kong subject. O, ngayon, papakitaan natin ng logic. Ah! O, ganito. Sabi niya, may nagtanong, may palangga, March 3, 2024. No? Ibig sabihin, may palangga. Ngayon, ang sabi niya rito, no? Ano daw, dahil nandiyan yung family. So, sabi ko naman, kung nandiyan yung family, dapat ginamit mo our palangga. Kasi sa aming family. Pero ba sinabi mo may palangga? Ibig sabihin, this between you and Ruel of Malalag. Ibig sabihin, may palangga between Ruel of Malalag. Kung titingnan natin, ha? O ngayon, ang sabi niya rito, medyo nagbago ng ihip. Medyo napahinto siya. Nung sinabi niyang, yun yung official. What the fuck? Guys, uulitin natin, ha? Kahit tatlong ulit. Sabi niya, yun yung official. Tapos, ang tagal. Ulitin natin, guys. Bilangin natin. Ginawa namin ng ano, parang, yung alam niyo yun. Ang tagal niyo sumagot. May palangga, kasi, one, parang official two. Yung ano, yung, yung official, yung, di ba? Official yung, dapat sinabi niya, official naming lahat. Hindi, official nyong. Ibig sabihin, parang silang dalawa yun, no? May palangga. Nyo. Sa sinabi niya, namin. Dapat nga sabi ko, our palangga. Ganun yun eh. Our, ibig sabihin, hindi mo siya inaangkin. Eh, sinabi mo, may palangga. Ibig sabihin, inaangkin mo siya na siya yung palangga mo. Sabi niya, official. Yung, ito nyo, ulitin natin guys, para malinaw, isa pa. Yung alam niyo yun, yung may palangga, kasi parang official yung ano yung... Official. What the fuck? What the fuck? Nak ng pate. Huli pero hindi kulong. What the fuck? What the fuck? Tuloy natin to. Yung birthday niya is sobrang masaya kasi nga yung birthday niya. Ayun yung family niya, yung mga kapatid niya. At ako, andyan. Dapat nilagay mo, our palangga. Di ba? Ulit natin. Ayan, tsaka andyan sila papa. Tsaka kauwi na sila papa. Tsaka sobrang memorable yung araw na yun. Kaya ganun. Kaya napalihay siya. Nako. Hindi. At tanong niya pa sa ano, kaila papa, sa mga kapatid niya yung langga. Siyempre, ayoko na mag-comment. Baka may mga nagbabantay. Maya, imbestigahan ako. Tingnan tayo si Marzano. Wala pinagsasabi. Yan, nasisira sa community ng Rochelle. Ang daldal. Bala ay sa buhay nyo. Basta ako, pinapasayo ko mga Rochelle community. Hindi ako sabi nga ni Rachel eh. Ayaw niya ng KJ eh. Pag matanda ka na, hindi ka hindi ayaw mo nang ayaw mo maging KJ. Ano, gusto mo maging KJ? Bala ka sa buhay mo. Basta ako, pinapasayo ko Rochelle fans, di ba? At pinapa-sweet natin talaga. At may kasama pang investigation talaga 'to. Si Rachel hindi siya makatingin sa atin ng diretso eh. Di ba? Andiyan sila nung araw na 'yon. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi na makasagot. Saan niyo po ba nakita yun? Huwag niyo ako ituturo, ah. Huwag kayong maingay, ah. Huwag kayong maingay, baka wine ako ni Rachel. Si Marzano po yan, sa kanya namin nalaman. What the fuck? What the fuck? Okay, huwag niyo ako ituturo, anak ng pating, ah. Yes! Uli. Mo ba nakita yung ano, yung about dun? Okay. Dun sa vlog ko po, nakita nyo. Oh.
na pinakita ko sa mga viewers. Atrin natin. Ano lang po kasi namin yun, parang yung ano lang po namin. Rachel, yung mata mo umiikot. What the fuck? Yan lang guys, may re-research lang ako. Teka. Ito guys, meron akong i-share sa inyo, no? Ito guys, hindi natin inaano si Rachel, baka meron naman gumawa ng issue, ah. Kasi ito kasi guys, kasi sa kung nag-aaral ka ng psychology nung college, no, na pag-aralan namin to eh, yung alam mo, paano mo malalaman yung isang tao kapag nagsisinungaling. Ngayon, pag out ng sermon, saan, ibig sabihin masama magsinungaling? Hindi masama. Kasi si San Pedro nagsinungaling eh. Nagsinungaling siya para sa safety nila eh. Kasi kung hindi sila nagsinungaling, hindi patay lahat silang apostol. Wala na mga ngaral nung panahon na yon. Kaya nagsinungaling si Pedro. Kaya nung hinuli ang Panginoon, nagsinungaling siya. Para lang huwag silang mapatay lahat. Siyempre, kung nahuli si Pedro, o nasa yung mga asama mo, papatayin na, pupugutan namin ng ulo. O kaya ipapako namin sa krus. So nagsinungaling siya. Naapagsinungaling. Okay? Hindi niya sinadya. Naapagsinungaling siya. Kasi takot siya eh. Kasi maaaring meron magkaroon ng problemang malaki. Ngayon, sasabihin ito guys, sa point na to, sa akin lang to, opinion ko to, guys, hindi to negative ah. Ang sa akin lang, si Rachel kasi, nakikitaan ko dito nung sinasabi namin nung college. No, papakita ko sa inyo guys ah. Nung college kami, pinag-aralan namin sa psychology yan. So, basahin natin ito guys ah. Sabi rito, nag-research ako, sabi ko, how do you know if a person is lying, spelling ko, lying by their eye, gan. Inappropriate eye contact, sabi niya, such as staring or limited blinking. Ayan, parang medyo hindi kumukurap. Nung tinanong mo siya, ayaw niya kumurap. Talagang ayaw niya tumingin sa'yo. Yun yan guys. Tapos, such as staring, yung nakatitig lang sa isang lugar. No, nakatingin siyang diretso sa'yo, biglang tumingin ng ganun. Ayan. Maaaring indication yung nagsisinungaling siya. And maaari, may indicate dishonesty. For example, if someone catches your gaze and won't let go, it would probably be uncomfortable. In other words, if the type or amount of eye contact seems off or uncomfortable, yan. Ito yung sinasabi ko guys. Kapag nakita mo yung isang tao, tinatanong mo siya at biglang ayaw tumingin sa'yo ng harapan, tumitingin sa malayo, tumitingin sa bintana, ay nagsisinungaling yun. Ano? Pero sinabi naman dito, it may be a sign of dishonesty. Ang point dito guys, maaaring nagsisinungaling si Rachel dito. Pero let's say guys ha, tingnan natin, tuloy natin. Tingnan yung mata ni Rachel dito. Hindi siya mapakali, hindi siya titingin sa camera. Magalaw yung mata niya, titingin sa malayo. So, lumalapat yung sa psychology, yung pag ang tao ay nagsisinungaling. O, tuloy. Tapos hindi kumukurap. Hindi na normal yung pagkurap niya. O, tuloy natin. Saan niyo po ba nakita yung doon? Yung mata niya. Okay. Eh, doon sa vlog ko po, nakita niyo. Ano lang po kasi namin yun, parang yung ano lang. Di ba? Yan na. Huli. Parang tawagan po namin. Tsaka, sinama namin yung Lala. Yung birthday niya, tsaka yung edad niya dati, di ba? Kasi nga, yung may palangga, 3, 12, 24, parang yung may palangga, yun yung tawagan namin. And then yung ano niya, yung birthday niya, tsaka yung edad niya nandun. Yung kaya 3, 12, March 12, tapos 24, kasi nga yung 24, yung edad niya. Ngayon, papalitan namin yung magiging 25 na. Ayoko maniwala. What the fuck? Ayoko maniwala. Ba? Galing? Sabi niya, di ba, galing? Alam ko na eh. Pero sinabi mo, official eh. O guys ha, tingnan nyo guys, nagbago sinabi niya, yun yung official. Tapos iniba niya eh. Inalis niya na yung official eh. Nakataka siya doon, ready natin ito guys ha. Nakataka siya doon ha. May palangga, 3, 12, 24. Parang yung may palangga, yun yung tawagan namin. Pero ba't di mo sinabi official?
Nasaan yung official? Na dapat sana babanggitin mo ni official, biglang nawala. Nasaan yung official doon? Wala guys eh. Baka why na ako ni Rachel guys eh. Ano lang natin guys sa good vibes. Kasi sinabing totoo to. Kaya sabi ko. And then yung ano niya, yung birthday niya nga. Yung birthday niya, tsaka yung edad niya nandun. Yung kaya 3-12, March 12, tapos 24. Kasi nga yung 24, yung yung edad niya. Ngayon, papalitan na rin yung magiging 25 lang. Hindi ako naniniwala. Diba? Galing? Hindi ako naniniwala. Sana, inilagay mo din yung edad mo doon. Diba? Ibig sabihin, birthday lang ni Ruel yun. Gising yung dalawa yun, dapat pares yung birthday nakalagay doon. Saka pares edad yung nakalagay. Dapat ganun. Ay. So, magpapaalam na rin po. Ah, wala na guys, wala na. Kasi, alam nyo na. Kasi, 1 hour na po tayo, loki-loki na po tayo. So, magpapaalam na po ako. Bye-bye po, baka po kasi kung ano pa po yung masabi ko. Ha? What the fuck? Oh, nag-worry na siya. Sabi niya, baka po ano pa masabi ko. Ay, baka po may masabi ako. Alam na namin yan. Isa pa. So, magpapaalam na rin po ako kasi alam nyo na. Kasi 1 hour na po tayo, loki-loki na po tayo. So, magpapaalam na po ako. Bye-bye po. Baka po kasi kung ano pa po yung masabi ko. And bye-bye na po. Thank you. Baka may malaman pa kayo. What the fuck? What the fuck? Thank you very much. And happy 1 month sali po sa ating lahat. And God bless. Salamat po sa suporta. Ingat palagi. Thank you. Ay guys, talagang, ay nako, nasa inyo na yan guys. Ako ano yung mako-comment nyo dito. Ah. Sobra. Ay guys, talaga naman no. Tandaan nyo guys, ha, disclaimer lang po. Hindi ko po sinasabi lahat na sinasabi ko ay totoo. Nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Sino ang paniniwalaan nyo? Pero sa akin, naiintindihan ko si Rachel. Matatalino ang fans mo. Don't worry, huwag ka mag-alala. Naiintindihan ka namin. Pero I'm, basta ako, samahan ka nawa ng palagi ng Panginoon. Siyempre sa lahat ng mga nanonood dito guys, please comment down below at mag-thumbs up kayo at mag-comment at i-share nyo itong video na to para kumalat. At samahan nyo ako mag-imbestiga dito sa may Palanga 03-12-24. And this Merzano again, and to God be the glory guys. Bye-bye po.